Okay, so right now, andito ako sa Club Balay, Talisay, Batangas. So, malapit sa Taal Volcano. So, ayun kung makikita nyo doon sa likuran ko. Ayun. Yan. And it's starting na dumilim. Kaya sana makita pa ako sa video na to. Okay, pero huwag kayo mag-alala kasi bibili na ako ng bagong camera para mas maliwanag kahit madilim. Okay. So right now, nagginawa ko tong video na ito para dun sa mga tao na pinanghihinaan ng loob. Para sa inyo, mga ethical nation na pinanghihinaan ng loob, lahat naman tayo dumadaan dyan. Even ako, even yung mga idol mo na top earners, dumadating tayo dyan sa mga ganyang point kasi may kanya-kanya tayo ng level ng problema. So, magkakaiba lang tayo na siguro ng problema. Merong mga similar ang problema. Merong mga magkakaiba talaga yung problema. Pero pare-pares lang na problema pa rin. Ang pinagkaiba lang is yung level ng problem depende sa tao. Kasi parang ganito, para mas maintindihan nyo. Halimbawa yung problema ko, naranasan mo, baka sa'yo madali. Baka sa'yo madali lang, simple lang yung solusyon. And vice versa. Kung yung problema mo, sobrang hirap ang hirapan ka. Tapos kung maranasan ko yon, baka para sa'kin ang dali-dali lang. Di ba? Baka para sa akin, hindi nga problema yun eh. So, yun ang ibig ko sabihin. May kanya-kanya tayong level of problems. Lahat tayo may mga pinagdadaanan. Lahat tayo may mga na-experience na problema sa buhay. And hindi kasi pwedeng mawala yun eh. Hindi kasi pwedeng mawala yun dahil yun yung nagpapalakas sa atin. Yun yung nagbibigay sa atin talaga ng mas matinding version ng sarili natin. Yun yung nag-improve sa atin eh. Yung mga problema na nararanasan natin, most of the time, yun yung mga nagbibigay sa atin ng mga pinakamalalaking lesson sa buhay natin na hindi lang talaga para sa atin. Madalas, especially tayo mga nasa network marketing, madalas yung mga na-experience natin na problem, hindi talaga siya para sa atin. Minsan, ano ibig sabihin? Parang ganito. Minsan, na-experience natin yung problema tapos malalampasan natin para dun sa mga taong magiging part ng team natin or even sa ibang tao na hindi magiging part natin is ma-inspire natin sila and ma-share natin sa kanila yung problema na yun para hindi nila maranasan or kung maranasan man nila, alam na kagad nila kung ano yung magiging solusyon. Okay, so most of the time ganun, di ba? Kaya nga tayo nakakapag-share kasi parang ganito. Ako, yung ginagawa ko ngayon, yung mga experience ko sa network marketing, yung mga tinuturo ko sa inyo, yung mga sinishare ko sa inyo, kadalasan, especially nagsisimula akong gumawa ng mga ganitong videos, karamihan doon sa mga sinishare ko is yung mga bagay na na-experience ko before, yung mga bagay na nahirapan ako, yung mga bagay na nagkamali ako, which is yun na nga, yung pagiging unethical networker, yung mga bagay na na-experience ko na sa pamamagitan ng pagsisinungaling, yung mga karma na naranasan ko, yung mga hindi magagandang experience na isinishare ko sa inyo para dun sa mga network marketers na nakakaranas pa lang noon, alam nyo nang mali yun para hindi na kayo mapunta dun sa part na dumating ako dun sa point na alam mo yun, ang dami ng taong nagagalit sa akin, ang dami ng tao na hindi maganda yung sinasabi sa akin, and para naman dun sa mga nagsisimula pa lang, para maiwasan yun na. So yun yung reason kung bakit ko siya sinasabi. Para dun sa inyo na mga pinanghihinaan na ng loob, and kagaya na nabanggit ko, and it's completely normal naman na panghinaan tayo ng loob. Every now and then, makaka-experience tayo ng mga problema na hindi natin ini-expect, especially kapag tayo masyadong nakampante. Doon tayo nakaka-experience talaga ng matinding problema kapag nakakampante tayo. Kaya wag na wag tayong makakampante. Okay, wag na wag tayong makakampante. Lalo-lalo na, halimbawa, kung nagkakaroon ka na ng stable income, kumikita ka na ng maayos, wag na wag ka makakampante. At lalo-lalo na kung wala ka pang kinikita or wala ka pang nagiging resulta. So, para sa inyo na mga pinanghihinaan ng loob, ito lang yung palagi nyo, isang tanong na palagi nyong itatanong sa sarili nyo. Ito yung pinanghihinaan kayo ng loob, yung especially yung mga point na parang feeling mo, ano ba? Para sa akin ba talaga tong networking? Para dito ba talaga ako? Tutuloy ko pa ba to? Kung nandun ka na sa point na yon, ito yung palagi mo itanong sa sarili mo. Yung buhay ko ngayon, ito na ba yung deserve ko na buhay? Ito ba yung gusto kong buhay? Much better na tanong, yung buhay ng pamilya ko ngayon, ito na ba yung deserve nila na buhay? Yung mga anak ko, kung may mga anak ka na, yung asawa ko, yung parents ko, tanong mo sa sarili mo, yun na ba yung deserve nila na buhay? Yan na ba dapat yung buhay na para sa kanila? Kasi
alam mo yun, tanungin mo, seryosong tanong, kung tanong mo sa sarili mo, pag mag-isa ka, tanong mo sa sarili mo, ganyan na ba dapat, ganyan, hanggang dyan lang ba dapat sila? Di ba kasi karamihan sa atin, ginagawa naman natin tong business, hindi naman para sa sarili lang natin eh. Di ba kasi, kung para sa sarili lang natin to ginagawa, hindi rin tayo magtatagal. Diba? Hindi rin tayo magtatagal sa business. Kung ang focus lang natin is more on sa sarili natin, diba? Pang sarili lang naman, hindi rin naman magtatagal eh. Majority hindi magtatagal. Pero karamihan sa atin, ginagawa natin to para sa family natin, sa future ng mga anak, future ng family, future ng parents. Hindi, future ng parents. Mabigyan ng magandang buhay yung parents para makabawi naman sa kanila, yung mga kapatid, kung breadwinner ka. Diba? Masuportahan mo sila, matulungan mo sila. So, kadalasan naman, ganun yung reason natin eh. So, every time na pinanghihinaan ka, yun yung itanong mo sa sarili mo. Ito na ba yung deserve na buhay nila? Kasi kung hindi, and most of the time, hindi, yung sagot, especially sa inyo, kung nagsisimula pa lang kayo, or 3 months, 6 months, or even 1 year na, kung hindi mo pa na-achieve yung success na gusto mo, bakit ka panghihinaan? Diba kasi yun yung ano eh, yun yung magiging motivation mo eh. Every time na itatanong mo sa sarili mo yan, every time na pinanghihinaan ka ng loob, ito na ba yung deserve na buhay ko or deserve na buhay ng pamilya ko? Ito na ba yun? Kung hindi, yun yung gamitin mo na motivation. Yun yung gamitin mo na motivation kasi parang magbo-boil down yan, babalik yan dun sa reason why. Yung reason natin kung bakit tayo nagsimula. It may sound cliche or paulit-ulit na, pero may mga bagay talaga sa buhay natin na kailangan paulit-ulitin eh. Kasi nakakalimutan natin. For example, katulad nitong sinasabi ko sa inyo sa video right now, na-stress ka na, frustrate ka sa business mo kasi 3 months, 6 months ka na, 1 year ka na, or mahigit, wala pa rin nakukuha rin magandang result. Diba? Na-stress ka na, inisip mo kung para ba talaga to sa iyo, mag-quit ka na ba, o tutuloy mo lang, maghahanap ka ng ibang industry, or whatever. Then, nag-iisip ka na kung anong gagawin mo. Tapos ngayon, nire-remind kita yung reason mo bakit ka nagsimula. Hindi ba, alam mo yun, napapaisip ka ulit? Oo nga, no? Yun nga pala yung dahilan ba't ako nagsimula. Kaya yung mga ganitong bagay, hindi ito dapat nawawala talaga. Yung reason why natin, most of the time, hindi na, merong mga tao na ganun, merong mga network marketers na sila mismo yung nagre-remind sa sarili nila. Pero minsan, most of the time, kaya kailangan talaga natin ng mga mentors kasi most of the time, yung mentor natin yung nagre-remind. Marami tayong mga bagay na nararanasan. Marami tayong mga bagay na hindi nakikita, na ibang tao yung nakakakita. So, yun yung isa sa mga pinakamagandang benefit ng pagkakaroon ng isang mentor. Kasi most of the time, sila mentor yung taga-remind. Naaalala mo pa ba kung bakit ka nagsimula? Naaalala mo pa ba yung reason why mo? Minsan kasi nakakaumay na yun, especially, kumbaga, sa ibang context naman, nakakaumay yun kapag wala kang specific strategy. Okay, wala kang specific, effective, step-by-step ethical strategies. Seses! So kung wala kang ganun, talagang nakakaumay pakinggan yung alalahanin mo lang yung reason why mo. Kasi kahit nga gano'ng kalalim yung reason why mo, kung wala ka nung seses, wala pa rin mangyayari sa'yo. Okay, so yun lang yung reminder ko para sa'yo. Para sa inyo na mga, especially sa inyo mga nagsisimula pa lang naman, less than a year pa lang kayo, less than 6 months. So, alam mo yun, mas prone kasi kayo na panghinaan ng loob eh. So, yun yung palagi nyo itatanong sa sarili nyo. Kung ito na ba yung deserve na buhay ng family ko? Ito na ba yung deserve ko na buhay? Kasi kung hindi pa, wala kang karapatang tumigil. Okay, so I hope na inspire ka dito kahit konti dito sa video na ito. And make sure, i-like mo to kung nagustuhan mo yung video. Kung marami ka natutunan, i-share mo to sa mga kakilala mo na nag-struggle na rin. Especially sa mga downlines mo, huwag ka na lumayo. Sa mga downlines mo na nag-struggle, napapaisip na rin kung itutuloy pa ba nila. I-share mo to sa kanila, tong video na to, para mag-benefit rin sila, ma-motivate rin sila, ma-inspire din sila. And make sure kung hindi ka pa nagsusubscribe dito sa YouTube channel ko, subscribe ka na. And kung meron ka mga katanungan, i-comment mo lang dyan sa ibaba nitong video na to. And sinasagot ko kasi lahat ng mga comment dyan. Okay, so once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time.